Tanghali po, umaga po sa ating lahat. Sa tanghaling ito, buhay po ba ang Diyos? Ako po ang naatasang mag-facilitator ngayong umaga pong ito. At bago ko po umpisahan, bago po tayo mag-umpisa sa ating pagbabahaginan, nais ko po munang tawagin ang isa sa ating mga kapatid na may kaarawan, si kapatid na Amang Clemente. Magpapahinga daw po muna si Tata Amang. Muli kong tatawagin ang isa pang may kaarawan, ang ating kapatid na si Miguel Katata. Palakpakan po natin ang ating kapatid, Miguel Katata. Mamaya na lang dahil. Mga kapatid, bilang facilitator po, ang nais ko pong tema na ating pagsalusaluhan ngayon ay ang temang pagpapakatotoo. Sa iyong buhay, magmula nang ikaw ay inakay ng ama sa dakong ito, paano mo nga ba nagawa na sa kanya ay magpakatotoo sa kabila ng anuman ang dumarating sa iyong buhay, patuloy niyang nasisilayan ang pagiging totoo mo sa kanya. At sa oras pong ito, nais ko po munang tawagan ang isa sa ating mga kapatid na may anibersaryo. Nais ko pong tawagin din si ating kapatid na Alan upang sa atin ay pahayag niya. Palakpakan po natin siya. Magandang umaga po sa ating lahat. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Salamat po, Ama, sa ikalabing isang taong na kami hinirang. Ma, alam ko, nandito ka ngayon. Kung saan siya'y kami nirang nung siya'y nagkaroon ng karamdaman, noon po nagkaroon po siya ng bukol po itong buwan din po na ito eh. Yung pinagkaluban siya ng instant healing. Tsaka nung inirang kami, June 22. Yun pala yung natandaan ko na tinuran na banal na Espiritu nung si Manasan tayo naghugas ng paa at saka pinapainom ng tubig. Naalala niyo po may yung 15 taon, nung sinambit ng banal na Espiritu sa katawan niya po.
pinagninilayan ko po yung kasi po nagkaroon siya ng bukol 2001. Pinagaling din siya noong June din yung June. Nung bago siya na-opera ng Mayuma, nasalat niya po yung bukol niya sa dibdib niya. Kaya sa kaparaanan ng Ama, sinanarusi pong kaparaang ginawang daan ng ating Ama na kami makatungo dito sa gawain ng mahal na pukunsing malita po yung gamutan po ng mahal na po. Pinagninilayan ko po yung 15 taon na yun. Naalala ko yung binilang ko po, 2016. Yun pala po yung binigay ng Ama sa kanyang karagdagang buhay na katulad po kay Ezekias, 15 taon na pinahiram pa siya ng Ama. Ganun din po nangyari sa kabiyak ng puso ko. Doon ko po na pagninilayan lahat na talaga pagtakda mo na kung ano yung binigay ng Ama sa'yo, wala ka ng dahilan pa kung gusto niya na ka ng kunin. Eh, salamat po sa Ama na alam ko na sa piling na siya ng Ama sa mga kapatid ko doon na kasama na hinirang. Napapupurit pa. Salamat ako na naway. Niling ko po sa inyo na huwag daw ako umiyak eh. Patawad po ma. Alam ko ayaw mo kong umiyak. Niling ko po sa atin lahat na sa inyo na panalangin niyo po ako. Di basta-basta madali kalimutan ng lahat. Dalawamput-pito ang pagsama namin mula kaming nasa abroad. Hanggang umuwi kami ng Pilipinas, mahirap kalimutan ng kabutihan ginawa ng asawa ko sa akin. Daming trials na lalagpasan. Salamat na kilala namin ng Diyos sa pamagitan ng Apong Kunsing. Hanggang sa inirang kami, yun pala ay yung pagbabalik loob nung pinagnilayang kahapon po ba yun? Pagbalik loob ba? Salamat sa Diyos na talaga pong sinuko namin yung buhay namin upang maglingkod sa Kanya na kami kinuha Niya. Kaya sa inyo pong lahat, sa tuwi na po'y dulog niyo ako sa panalangin. Kasi minsan manakanaka dumadaan sa isip ko. Na makapagtibay ako, malagpasan ko lahat. Kasi sa araw-araw po talagang di ko makalimutan na kasama ko siya lagi sa gampagawain. Yung pag-awit niya sa gitna, pag siya'y nag-alay ng awitin, lagi ko po naalala lahat. Kaya, papurit pa salamat sa manaway. Iniling ko po sa inyo na sama niyo ko sa panalangin niyo, makapagtibay ako, malagpasan ko lahat. No. Napatuloy pa rin paglilingkod ko sa Kanya kasi sabi niya sa akin pa, maglingkod ka na lang. Kaya minsan may dumadaan sa isip ko. Yun ang dinudulog ko sama na makapagtibay ako. Kasi yung alaala, yan napakahirap limutin.
Amen po ba? Kaya lang sabi nga, magaring kaluban ng Diyos yung bilang pagkatao mo. Malaki na kadumadaan talaga po sa isipan ko. Kaya, Ma, alam ko dyan ka, maligaya ka na. Ayaw mo akong nakikitang malumbay. Ayaw mo akong nakikitang umiyak. Dulog mo po kami lahat sa Ama na makapagtibay kami. Alam ko nandiyan ka na natutungayan mo kami sa oras nito, sa araw ng ating anibersaryo, kasama ng dalawang kapatid, si GR at si Monet, na matagumpayan namin ng atas na tinanggap namin sa iyo. Yun lang po at maraming salamat sa atin lahat. Maraming maraming salamat sa iyo, kapatid. Katotohanan po ang ating kapatid na si Tita Mirna, sadyang nagpakatotoo siya sa Ama sa kabila ng kanyang karamdaman. Talagang naniniwala siya at nagtiwala na ang Ama lamang makapagbibigay ng kagalingan sa kanyang karamdamang taglay. Amen po ba? Ang susunod ko pang tatawagin ay ating kapatid na si JR. Palapakan po natin. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Buhay po ba ang Diyos? Isang palakpakan nga po sa ating Panginoon. Salamat po, Ama. Tunay po yung tinura ng ating facilitator, yung huling sinambit niya, na kung gaano nagtiwala ang ating kapatid bilang Nanay Mirna sa ating Panginoon, na sa kahuli-huling sandali, ipinaglaban niya na ang karamdaman niya ibibigay ng Panginoon ng marapat. Na lagi pong sinasabi na ang Diyos ang marunong sa lahat. Na kapag sapat na yung ginawa mo, tatakdaan niya upang ikaw ay mabigyan ng kalwalhatian. Yun po ang naganap sa ating kapatid na talagang masasabi kong napakabuti ng Panginoon na ibinigay sa kanya yung marapat. Na bagamat sa bilang tao, gusto mo pa, subalit ang gusto ng Diyos ang siyang naganap para sa kanya. Purihin po ang Panginoon sa 11 taon na ipinagkaloob niyang muli sa amin ngayong araw na ito. Na kung paano nga, bakit nga ba narito pa kami? Sapagkat alam niyo po mga kapatid, ang banal na Espiritu na tinanggap po ng bawat isa sa atin ay hindi kayang tibagin ng tao. Kung tunay na pinaniniwalaan mo sa sarili mo na ang banal na Espiritu ang tinanggap mo, yan po ang katotohanan na laging sinasabi ng mahal na Apo. Na anumang itinindig ng Ama, hindi kayang tibagin ng tao. Yan po ang pinaglalaban natin sa dakong ito na masasabi kong napakabuti ng Ama sa bawat kumikilala at tumatanggap sa Kanya, sa bawat nagbabata. Alam kong meron siyang inilalaan. Na kami pong magkakapatid dumaan sa napakaraming pagdalisay, subalit butihin ang Diyos. Bakit laging nakaagapan yung banal na Espiritu? Bakit ipinauunawa niya lagi kung bakit may kaganapang ganoon? Yan po ang ginagawa ng banal na Espiritu na pinapatatag ang sarili mo, na hindi ka nagtatanong bakit gusto pang maglingkod ng aking kapatid, subalit bakit ganoon ang naganap? Sapagkat nga ang turo ng banal na Espiritu, kapag siya na ang naghari, wala na tayong magagawa. Ibibigay na niya yung marapat sa atin. Sapagkat walang ibinigay at walang tinakdaang maglingkod nang hindi mamamatay. Lahat po tayo may takda ng buhay, mga kapatid. Subalit kanya-kanyang takda ang ibinigay ng Panginoon. Kaya po may gawain ganito upang papaglalim natin ang pagkilala sa Panginoon, sapagkat ito po hindi po pang material na bagay kung hindi kapakinabangan ng sarili natin sa takda ng ating buhay. Yan po ang pinapaliwanag sa dakong ito ng ating Panginoon sa pamamagitan ng mahal na Apo Kunching. Patuloy
patuloy na pagtitibay sapagkat magtakda nga ang buhay. Na batid ng Diyos ang lahat ng ginagawa mo sa ibabaw ng lupa. Batid ng Diyos yung kahinaan mo bilang tao. Kaya para sa akin talagang ang tinanggap mong espiritu banal ay hindi pwedeng agawin ng tao, hindi pwedeng ialis ng kapwa mo, kundi sa sarili mo magaganap ang bawat kalooban ng Panginoon. Kaya tayo pong lahat mga kapatid, anumang bagay na ibinibigay sa atin ng Diyos sa dakong ito, tanggapin natin ng matama, tanggapin natin ng mabuti sapagkat tayo ang makikinabang. Kaya ang lahat, ang masasabi ko, tapos na. Kapag tapos na, alalahanin mo yung mabuti. Kapag tinakdaan ka na, tapos na ang ginampanan mo. Ikaw na iniwanan, batid mo kung anong gagawin mo. Batid mo kung paano ka, kung paano mo siya mapapasaya. Ipagpatuloy mo yung magandang iniwanan niya. Huwag kang magbabago ng anuman. Sapagkat yun ang katotohanan. Kung gusto mong maging masaya, ipagpatuloy mo yung maganda, dagdagan mo yung mainam. Sapagkat dumdum makikita ang kasiyahan at kagalakan na ibinibigay ng Panginoon. Kaya tayo pong lahat mga kapatid sa dakong ito, magtibay po tayong lahat. Huwag nating tingnan ang ating kapwa kung alam natin tayo magkakasala. Kundi yung tinanguan natin sa Panginoon ang sa nating ipagpatuloy. Kaya muli po, isang magandang umaga po sa ating lahat. Maraming pong salamat, kapatid na JR. Nawa nga po, lalo pang lumalim ang pakikipag-ugnayan ninyo sa ating Panginoong Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Ang susunod ko pong tatawagin, bilang isa sa may anibersaryo ngayong araw na ito, ay ang ating kapatid na si Tita Monet. Palapakan po natin ang ating kapatid. Buhay po ba ang Diyos? Magandang umaga po sa katanghaliang ito. Pasensya na po kayo kasi po kanina pong nagbabahagi ang kapatid na Alan. Kumakabog na po ang dibdib ko. Hindi ko po malaman kung ano po yung nararamdaman ko sa mga oras na ito. Subalit, napakabuti ng Ama. Ate, happy anniversary sa iyo. Bagamat wala na ang katauhan mo, ang alaala mo ay patuloy at patuloy pa ring naririto at natutunghayan mo ang ano pa ang kaganapan ang nagaganap sa aming buhay na ito ang kagustuhan mo na patuloy kaming maglingkod sa kalooban ng Ama. Aya po, masaya ka na dyan. Ate, alam ko po, pasensya na po kayo. Kasi po, bilang isang ate, bilang isang ina, na dalawa po ang nawala sa amin, pero patuloy at patuloy po kami lumalaban, nakikibaka, na batid ang Ama na kung paano nga po kami inalalayan na bilang isang kapatid sa laman. Kaya po, Ama, eto po kami ngayon. Kaming tatlo na lang natitira bilang maglilingkod sa iyo bilang magkakapatid sa laman, na patuloy at patuloy mo po kaming bigyan ng lakas at katatagan at tibay
upang maipagpatuloy namin ang pag-aatas at paglilingkod namin sa iyo, Ama. Kaya po nagpupulit, nagpapasalamat po ako sa inyo na sa loob ng 11 taon na kami naglilingkod sa ating Ama, na andun po yung pagdadalisay sa pamilya, sa mga nakapaligid sa amin. Subalit andito po kami, hindi po kami manakanaka po bilang tao na papanghinaan. Subalit andun po yung binibigyan kami ng Ama ng lakas at katatagan upang mapagnilayan kung ano man po yung aming pagkakamali at nahihingi po namin ito ng kapatawaran. Kaya po maraming maraming salamat po na kung paano nga po na ipinagkakaloob sa amin yung kalakasan, higit ang kalakasan ng aming kaluluwa, na sa gayon po ay hindi po kami maligwak uli, kundi patuloy at patuloy mo po kaming akayin sa dakong ito. Salamat po sa aming mahal na Apo Kunching, na kung paano nga po sa kanyang pagbibigay lakas at inspirasyon sa amin, na sa bawat pinagdadaanan namin sa buhay, na ginagamit siya ng ating Panginoon, na binibigyan po kami ng lakas na loob upang mapagtibayan ang lahat. Kaya po, Ama, patuloy at patuloy mo po kaming akayin sa dakong ito. At nawa po, kung nagkakasala man po kami, kami kababaang loob na humihingi ng kapatawaran sa iyo, ganun din po sa aming kapwa, kung nakakasakit man po kami na damdamin o mahal, sa mga mahal namin sa buhay, patawarin mo po kami, Ama. Patawarin niyo po ako kung minsan po ay naliligwak ako. Subalit hindi niyo po ito pinahihintulutan na ipagpatuloy ito at patuloy niyo po akong binibigyan ng lakas at katatagan. Kaya maraming maraming salamat po. At dito na lang po. Maraming maraming. Maraming salamat sa iyo, kapatid. Bilang tema po natin sa ating pakikipagtotoo sa Amang nag-akay sa atin sa dakong ito, nais ko pong tawagin upang mapahayag ang aking kapatid na si Lando. Palakpakan po natin siya. Jesu Kristo, aming Panginoon, Diyos amang dakila. Muli maraming salamat sa magandang oras at panahon na ipinagkaloob mo sa umagang ito. At kami po'y muling nakapagpuri at magpapasalamat sa iyo. Ama, maraming maraming salamat po sa buhay na pahiram mo na sa tuwing pinagkakalooban mo ng buhay. Sinisidla ng iba yung kalakasan sa araw-araw. Maraming maraming salamat din po, Ama, sa physical na pagkain na kaloob mo sa amin sa araw-araw bilang bitamina at kalakasan ng aming pangatawan. At higit sa lahat po, Ama, maraming maraming salamat po sa spiritual na pagkain na kaloob mo sa aming mga kaluluwa, sa iyong mga banal na salita at aral na iniluluwa ng banal na espiritu sa katauhan ng aming mahal po kunjing na iyong kinaluludan namin. Bago po ang lahat, ang inyong pong abang kapatid ay nagbibigay galang at bumabati ng magandang umaga po sa tanghaling ito sa inyong lahat. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, katotohanan ng katotohanan na ang Diyos ay buhay. Higit sa lahat sa kanyang mga anak na sa kanya nananalig at sumasampalataya. Amen po ba ron? Amen. Sa ating pong tema, napakaganda, pagpapakatotoo. Sa ating pong tema, ika nga po, kung hindi po kayo talagang sadyang tumanggap sa ating Diyos Ama, napakahirap pong magpakatotoo. Tulad ko po, mga kapatid, halimbawa ko po ang aking sarili,
Bagamat ika nga po, 7 na taon na po kaming namamalagi rito ng aking kabiyak ng puso, subalit hindi ko pa rin po masasabi na ako ay totoo na, sapagkat ika nga po, bilang tao, nagkakaroon pa rin po ng paggawa ng pagkakasalanan. Bakit nga po ba? Dahil nasa ating kapwa-tao ang ating pagkakasalanan. Kahit na ikaw nga ika ay totoo pa sa Diyos, subalit yaon po, ay hindi mo masasabing ikaw nga ay totoo na, sapagkat lumingon ka po sa gawing kaliwa, lumingon ka po sa gawing kanan, humarap ka po sa iyong likod, andyan po ang mga tukso. Na kung ikaw nga po bilang tao, kung ang Diyos ay wala sa puso mo sa tuwing na magkakasala ka sa araw-araw, sa oras-oras, minumilito ng ating buhay. Subalit mga kapatid, sa akin pong naranasan, mula po nang ako ay matungo sa banal na dambanang ito, hindi ko po sinasabi na ika nga po'y nabago ang lahat. Subalit, ika nga po, batid ng Diyos, kung ano na po ang nabago sa buhay ko. At hindi ko po masasabing ako'y tapat na totoo na sa Kanya. Katulad nga po na sinabi ko bilang tao, nakakasala pa rin. Subalit, naririto po ako, nasa harapan niya, naninikluhod, humingi ng awa at habag. Sapagkat ika nga po mga kapatid, ang isang katulad ko po, ay may nagdadaan pa rin na ika nga sa pananalig at panampalataya ay may panlulupaypay. Subalit sa kabila ng aking pong panlulupaypay sa aking pananampalataya, nagsusumikap, nagsusumakit upang ako'y makatugon sa tuwi na sa kanyang panawagan sa araw-araw. Mula nang tanggapin ko ang ating Diyos na buhay sa buhay ko, ang bawat araw ay pinahalagahan ko sa aking sarili. Sapagkat ika nga po, sa tinagal na po ng aming pananatili sa banal dambanang ito, marami na po akong nasilayan na masasabi ko pong ika nga na isang himala. Sapagkat ika nga po mga kapatid, kung inyo pong pagmamasdan ang inyong abang kapatid, walang pong karamdaman sapagkat napakasigla po ng katawan. Subalit, mga kapatid, itinuturing ko po na ako isa sa mahal ng ating Diyos sapagkat ako po'y patuloy niya sinisidlan ng iba yung lakas at kalusugan ng pangatawan sa kabila ng aking naramdaman sa aking sarili. Kung mamasdan po ninyo ang inyong abang kapatid, talagang wala pong karamdaman sapagkat ika nga po, may salita akong pinangahawakan na salita ng Diyos. Magpakatatag, huwag matitinag. Magpakasipag sa gawain para sa Panginoon. Yamang alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal sa Kanya. At sa inyong pagpapagal, tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan. Yan mga kapatid, ang aking pinanghahawakan sa tuwi na, sa tuwing aking minaramdaman, ito po hindi ko alintana. At marahil po, hindi po lingid sa aking mga kasamahan ng mga alagad, na kung minsan po napansin nila, na kung ang bakit ang kanang kamay ko, ay laging narito. Nagsasun of cross, sapagkat ika nga po mga kapatid, narito po ang aking karamdaman. Subalit, ika nga po, wala akong sinisisi, sapagkat batid ko po na ito isang pagdadalisay sa akin ng ating Diyos Ama, na kung ako nga ba ay talagang sa Kanya na. At maibabahagi ko rin po sa inyo mga kapatid, kailan lamang po ang aking kabiyak ng puso ay nagkaroon po siya ng karamdaman. Pero po sa aking, para sa aking sarili, hindi po napakabigat ng kanyang karamdaman. At yun man po ay tinuring ko din na isang pagdadalisay sa akin. Marahil, ika nga po, pinahintulutan
ng Ama na ang aking kabiyak ng puso ay magkaroon ng karamdaman kung tuwirang ako nga ay totoo sa Kanya at kikilalanin sa kabila ng mga naganap sa buhay sa aking kabiyak ng puso. Bagamat siya po ay nasa pribadong pagamutan, subalit ang inyong abang kapatid sa tuwi na sa araw-araw ay narito, hindi ko po inaalintana ang kanyang karamdaman sapagkat ako po'y nananalig at sumasampalataya nang kung anuman pong karamdaman ay dinulot sa akin ng kabiyak ng puso, iyon po ay kanyang malagpasan. At sa katotohanan nga po, narito po siya na sa tuwi na po'y lagi kong kasama sa araw-araw sa banal dambanang ito. Kung sa aking hininga lamang po, malayo po siyang ma-ospital. Subalit kami po ay may mga anak na ika nga po ang para sa mga anak ko ay pinagbigyan ko po sila. Na pinag-usap-usapan po nila na ipagamot ang kanilang inda. Sige ka ako, tanungin niyo ang inda niyo kung ano maging pasya. Yun nga po. Pero sa akin pong pag-ano, hindi po siya, ika nga po, hindi kabigatan ng kanyang karamdaman. Sapagkat ako po, kung ngayon po ay may kabigatan ng karamdaman, ewan ko rin po kung ako'y mababalisa. Subalit habang siya po ay nasa pribadong pagamutan, hindi po ako nabalisa. Sapagkat sa tuwi na narito po ako, na dumudulog sa ating Diyos Ama, na ika nga po, kung sama-sama po kami rin sa pribadong pagamutan, ako man po di ko masasabing sa pamamagitan ko mapagaling siya. Pero sa aking pong taimtim at panalangin sa ating Diyos Ama, palagay ko po, ako'y didinggin sapagkat ika nga po, tuwiran po akong nagsusumikap, nagsusumakit na magpatotoo sa Kanya. Kaya mga kapatid, sa sarili ko po, kapag ako'y may karamdaman, kayang-kaya ko pong dalhin ito. Kahit na ika nga po sa araw-araw, narito po ako sa inyong harapan, nagpupuri at nagjajol po sa ating Diyos Ama para ipagkaloob sa Kanya ang nararapat. Mga kapatid, sa mga buhay kong naranasan sa una kong buhay, kulang pa po ang kabayaran sa ating Diyos Ama. Kung kaya ako nagsusumakit pa rin, nagsusumikap hanggang sa tuwirang sa ilubusang ako'y Kanyang panghawakan. At ang sama ko po at dalahin po sa ating Diyos Ama, hay nawa po huwag niya na akong bitawan at sa tuwi na manatili ako sa banal na dambaan ito. Sapagkat pakiwari ko po sa aking sarili, narito na lamang po ang aking lakas at buhay. Kaya, hindi malang magunita sa isip ko na aking lumibang sa gawain katulad nito. Batid ko po na kung ilang araw na wala ang ating ama na po kunsing, hanggat ako po'y nakatitindig at may wawas ng pag-iisip, patuloy at patuloy po akong darating sa banal na dambaanang ito. Nakasama ko ang aking kabiyak ng puso. Kung narito nga po ang ating mahal na pukunsing, sa tuwi na narito ako, ngayon pong wala pa siya, dapat lamang na ipakita po sa ating Diyos Ama na talagang ikay napapakatotoo sa Kanya sa kabila ng iyong dinaranas sa buhay. Kaya ang masasabi ko po mga mahal na kapatid, ang inyong abang kapatid, patuloy at patuloy na nagsusumikap, nagsusumakit sa tuwi na upang tuwirang mapalapit sa ating Diyos Ama. Maraming salamat po at muli magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat sa iyo kapatid. Nawa sa kabila ng pagpapakatotoo mo sa ating amang dakilang nag-akay, tuwiran mo rin makamta ng kagalingan ng iyong lupang katawan. Amen po ba? Ang susunod ko pong tatawagin, muli isang alagad, ang aking kapatid na si Opel. Magandang umaga po sa ating lahat. Napakabuti po ng Panginoon sapagkat
isang patotoo lamang po ng Panginoon na ang ginagawa po natin ngayon na sa kabila po nang wala ang ating mahal na Apo Kunching, isa lamang pong bahagi sa atin ng Panginoon na makipagtotoo po tayo sa Kanya. Sabi nga po, nasa pandama lamang po iyan ng bawat tumanggap sa ating Panginoon upang mapakita po natin kung paano po tayo magpakatotoo sa Kanya. Ako po sa aking karanasan, sadya nga pong pinagsusumakitan ko po na makipagtotoo sa ating Panginoon sapagkat napakasarap pong maglingkod sa ating Panginoon sapagkat kung bilang pagkatao nga po, sino nga po ba ang nangarap na maglingkod sa Panginoon sa ganito na sa kabila ng alam po natin na kailangan po ng bawat isa. Subalit, yun po ang pinagpupurit, pinagpapasalamat ko po sa ating Panginoon na kung papaano po nagsusumikap, nagsusumakit po ako makapaglingkod sa Kanya. Dahil sa ganitong pamamaraan po, para po maipakita ko po sa Kanya at masilayan niya po kung papaano po ako makipagtotoo sa Kanya. Sapagkat sabi ko nga po sa inyo na wala pong gaganap, wala pong tutupad sa ganito kung bilang pagkatao. Kaya isang patotoo lamang po ng Panginoon na makikita niya sa bawat isa po sa atin kung paano po tayo magpakatotoo sa Kanya. Yun lamang po at maraming salamat. Maraming salamat kapatid sa iyong pinahayag. Isa pong choir ang aking nais tawagin pang sa atin ay mag-alay ng awitin. Aking pong tinatawagan ng aking kapatid na si Tita Pilar. Palakpakan po natin. Isang mapagpalang umaga po sa tanghaling itong muli. Ang awitin pong ito ay nasa kong ihandog sa aking mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang anibersaryo para po sa kanilang tatlo at gayon din sa kanilang minamahal, aming minamahal na kapatid na alam naming naririto ngayon. At para po sa lahat ng aking mga kapatid. Bago po simulan ang awitin, nais ko po munang paalala yung pong mga cellphone, paki-check po ang ating mga bag. Kanina pa po kasi wala naman po dun sa lugar namin na yun eh. Nagtingin na po lahat ng mga kapatid kong naroroon. Paki-check pong muli yung mga bags natin sa gawin na yan. Paumanhin po, kailangan lang po kasi ay katahimikan sa dakong ito. Panginoon ko, ang buhay mong bigay ay minsan lang magdaraan sa akin. Kaya bilang isang pag-aalay, ang buhay ko'y ihahandog sa'yo. Katulad ko, marami ang tinawag.
maglingkod sa ngalan mo, tanging hiling at lagi na dasal, maging mapalat sanang tanggapin. Turuan mo maging bukas pala at matutong mamuhay ng banal. Kaya bilang isang pag-aalay, ang buhay ko'y ihahandog sa'yo. Katulad ko'y marami ang tinawag mo upang humayo't maglingkod sa ngalan mo. Tanging hiling at lagi ng dasal, maging mapalad sanang tanggapin. Tanging pangarap ko'y sana'y bigyang daan sa landas ko'y hawid ang buhawi at gulo. Ang ulap na nagsisilbi dilim sa langit ko, tunawin at gawing wala laan sa buhay mula sa pagkakasadla. Ako'y muling ibangon mo at umasa ka maglilingkod sa'yo. Tanging pangarap ko sana'y bigyang daan sa landas ko ang ulap na nagsisilbi dilim sa langit ko, tungawin at gawing hula laan sa buhay kong tiga mula sa pagkakasadla. Ako'y muling ibangon mo at umasa ka at umasa ka, at umasa ka, maglilingkod sa'yo. Tanging pangarap ko sa napakagandang awitin. Muli po, tinatawagan ko po at ang isa sa ating kapatid na may karawan, si Tata Clemente. Ay, Tata Amang Clemente. Palapakan po natin. Magandang tanghali po sa magandang umaga po sa tanghaling ito. Pati po sa ating ama, maraming pong salamat kaya pong Concheng at sa mga ating alagad at ang mga choir at ito pong mga lahat ng nandirito. Ako po ay naragdagan na naman po ang bilang ng aking edad. 84 na po.
Papasalamat po ako sa Panginoon. Kahit paano malakas pa ako. Hindi po ako nakakalimot sa ating Ama. Yung pasasalamat ko, pati kay Apong Kontseng at sa inyong lahat, nakaramay ko dito sa ating dambana. Ako po ay naparito, apat na taon na po nung sa September 74, apat na taon na akong napadpad dito. Dahil sa kadahilanan pong ako ay tumaas ang presyo ko sa mga taong naging entry sa aking ari-arian, kunting ari-arian. Hindi ko po maatim ng konsensya ko na sa matagal ko nang hinahawak ang aking ari, nagkakaroon pa po sila ng lakas ng loob na pirasuhin. Aba, hindi po, palagay ko po, hindi naman tama yung ganun. Hanggang sa ako po ay kanya ako'y tumaso ang presyo ko, nagdala pa po ng dalawang jeep na tao para ako takutin. Aba, paano naman ho ako matatakot? Wala naman po akong kinakamkam na ari nila. Ang aking pong ari, magmula po binata pa ako, akin na po yun. Ba't ako papayag po yung aking tatakutin nila ako ng ganun. Kanya po ako naparito dahil sa tumas po ang presyo ko hanggang sa nagpa-doktor pa ako. Talagay ko po dadaan kaming pareho sa hindi maganda. Mapapatayin nila ako, hindi ko po ibibigay sapagkat akin na yun. Doon sa presidential degree ni Marcos, kung halimbawa po, yung sukat ng lupa ko, lumuwang, dinatnalalaan po namin. Hindi ko po maatim ng kusesya ko, ibigay ko sa kanila yung ari ko ng matagal. Binata pa po ako, ari ko na yun. Pagdating nila gagawa silang pa, magpapasukat sila, pati akin is sasaklawin. Hindi po tama. Ako po inabot ko na po ang edad ko ito. Wala pong nagalit na tao sa akin. Nga po ako ay nagpapasalamat sa Panginoon. Ako ay inabot ko ang edad ko ito. Hindi ako nagkasakit na hospital kahit pumisan, hindi pa ho. Hindi ko pa ho inabot yun. Kanya po at ako'y malakas pa hanggang ngayon. Pagkat ala po akong inagrabyadong tao. Yun po ang masasabi ko. Kanya po ako, huwag nila akong husgahan sa ginagawa kong wala naman akong ginagawang masama. Maraming salamat po sa ating Ama na ako po ay ginagabayan pati na po si Apong Kotseng. At na ako po ay sa aking pag nanalangin ang sinasabi ko po ako ay noong nakaraang taon nasasabi ko aking malungkot pagka nasa sa amin ako. Pag nandirito na po ako ay masaya naman ako. Ngayon po ako ay nabiyaan ako ng ating Panginoon ng aking sa aking pagtitsaga na aking kabiyak ng puso. Kabiyak ng puso ko po ay si Violet po. Giniyayaan po ako ng Panginoon sa aking pagdarasa at panalangin. Marami po salamat. Nandito na lang po. Marami po salamat. Tata, happy birthday po. Muli, isang alagad ang aking tinatawagan upang sa atin ay magpahayag. Akin pong tinatawagan ang aking kapatid na si Nene.
Josie. Ang tema po, pagpapakatotoo. Sa dati po, nung bilang tao, pagpapakatotoo, ako po yung taong mabait, pero huwag mo akong lolokohin. Doon po masama po ako magalit. Sa totoo po, namimili po talaga ako ng kaibigan. Pagka po noon, yung sinagot mo, yung may nakabangga ako, hindi kita titigilan hanggang hindi ko nalalaman talaga yung totoo. Nang palang ugali ko po noon, hindi naman po ako sa mataray, mabait naman po ako, kanya lang po sa lahat po ng ayoko, yung pong parang niloloko lang po ako. Simula po nung nagawi ako dito sa lugar na ito, mali po pala yung ugaling ganun. Naranasan ko rin po na nang mawala yung kabiyak ng puso ko, yung mga taong pinagkakatiwalaan ko, naranasan ko po nun na komo nagkaroon din po kami nun, meron din po kami nun, nung ko po nalaman ko sino yung totoo mong kaibigan. Sa ngayon po, ito po natutunan nyo, magpakababa ka. Pasalamat po ako dun sa Panginoon noon na ipinadama po sa akin na nagkaroon naman po kami. Naranasan ko po yung marangyang pamumuhay. Siguro po ito yung way na bilang isang tao, makasalamuha ako sa iba't ibang klase ng tao. Salamat po. Siguro po noong nangyari mga panahon na yon, kaya nawala po yung hanap buhay namin, nawala po yung karangyaan na yon. Parang inakay po ako ng Panginoon dito sa nambanang ito. Dito ko po natutunan lahat, magpakababa. At yung mga nakakasakit ng damdamin ko, pinawi ko na po lahat, pinatawad ko na po yung mga taong mga nagkakasala sa akin. Sa ngayon po, year 2010 po yon, tagasunod ako, hanggang 2015. Sa pagkakaano ko po sa lugar na ito, marami pong ipinadama sa akin ng Panginoon kung bakit yung mga bagay na yon inalis sa akin. Bakit yung mga bagay na yon huwag mong hanapin sa kapwa mo, yung ikaw. Natutunan ko rin po dito yung mga aral na ipinapahayag ng mahal na Apo. Bagamat sabi niya, bilang tao nag-iisa, hindi niya pababayaan. Dahil po sa ngayon, namumuhay po ako mag-isa, malayo po yung mga anak ko. Ganun pa man po, kahit malayo po yung mga anak ko, masaya po ako, panatag po ang buhay ko. Iyon po ang ibinigay na biyaya sa akin ng Panginoon, yung maging patag, masaya, basta nasa piling kanya. Papasalamat din po, siguro po ito yung binibigay sa aking sorpresa na sinasabi sa akin ng Banal Espiritu noon, na bagamat nawala sa akin ng lahat, malayo ang mga mahal ko sa buhay, nandito naman ang Panginoon. At January 27 nga po, hinirang na isang alagad para po siguro talagang madama ko siya na ako eh, hindi nag-iisa.
Sa ngayon po, bilang hinirang po, nagsusumikap po ako na matupad, mapatupad yung gustong gawin sa akin ng Panginoon. Iyon lamang po at maraming salamat. Salamat sa iyo, kapatid. Ang susunod ko pong tatawagin upang sa atin ay magbahagi, akin pong tinatawagan, palapakan po natin ng buhay na Diyos sa ating kapatid na Ma'am Betsy ko. Inaantok na po ba kayo? Naiinip po ba kayo? Alam naman po ninyo nawala ang ating mahal na apo. Patuloy po namin sinasabi sa inyo na bagamat wala siya ang kanyang pagkatao, subalit ang espiritu ng ating dakilang ama at anak, kailanman ay hindi tayo iniiwan. Kapiling natin siya, kaya't kung tayo ay magpapakatotoo sa hangarin natin kung bakit tayo naririto, umasa po kayo. Meron po kayong matatamo. Kahit hindi niyo po masilayan ang pagkatao ng mahal na Apo Kunching, subalit tumalima kayo sa pag-aakay ng Ama na muli makarating dito, magpakatotoo kayo. Sigurado po, meron po kayong matatamo. Sapagkat ang Diyos natin ay buhay, daman-daman niya ang lahat ng mga kadahilanan kung bakit kayo nandirito. Maging totoo lamang tayo ng pagkilala at pagtanggap sa Kanya, sigurado po mamaya, uuwi din po kayo, nagalak po ang puso ninyo. Amen? Ganyan po ang ating Panginoon. Hindi po niya binibigo ang bawat anak niya na nagpapakatotoo sa Kanya. Subukan po ninyo na maging ganap ang inyong pagpapakatotoo. Walang kulang, hindi makukulangan sa 100%. Hindi po kayo titiisin ng Ama. Siguradong sigurado po ako, ano man ang layunin ninyo sa sandaling ito, sa araw na ito, at kayo nandirito, ibigay niyo po ang ganap na pagtitiwala. Magpakatotoo po tayo sa Kanya. Sigurado po ako, hindi po niya kayo titikisin, hindi kayo pababayaan, pauuwiin kayo na may galak ang inyong puso at kalooban. Amen? Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Napakaganda po ng tema, kung iisipin po natin, medyo malalim na po. Pagpapakatotoo, kasi ito na po yung ultimate. Kung papaano natin patutunayan sa Kanya na tayo nga ay nakatanggap na ng liwanag mula sa Kanya. Alam niyo po, bilang pagkatao, magiging totoo ka sa sarili mo kung meron kang tinatawag na word of honor. Amen. Ano po yung tinatawag na word of honor? Pag sinabi mo, tuparin mo. Iyon po ay isa sa kaparaanan para masabi mo na totoo ka sa sarili mo. Eka nga po sa English, when you say it, mean it. Pag sinabi mo, gawin mo. Kung hindi matutupad, huwag mo nang gawin sapagkat hindi ka magiging totoo sa sarili mo. Amen. Isa po sa isang napakasimpleng halimbawa ng pagiging totoo. Kung meron kang taong kausap, nagtagpo kayo o nag-usap kayo na magkikita kayo ng alas 8 sa isang lugar, magpakatotoo ka. Dumating ka bago yung oras, dumating ka sa oras, pero huwag kang darating ng lagpas sa oras. Kapag dumating ka ng lagpas sa oras, hindi ka totoo sapagkat hindi ka marunong makipag-usap. Amen? Alam niyo po, yan po yung isang biyayang tinanggap ko sa Panginoon. Ako po, buhat po ng ako talagang nagkaisip, nagkahanap buhay, tumanda. Wala po akong natatandaang tao na ininjan ko. Na nakipagtagpo ako sa Kanya sa darating. Hindi po yung pakikipagtagpo na kamukha po yung nasa isip ng iba, ha? Ang pinag-uusapan po dito yung tinatawag na professionalism, na meron kayong pag-uusapan, meron kayong lulutasin, darating tayo sa oras. Amen. Alam niyo po, wala po akong ma-recall sa buhay ko na hindi ako nakipagtotoo when it comes to time. Lagi po akong dumarating. Kung hindi man po en punto, pero dumarating ako bago yung oras. Ito po yung isa sa mga biyaya na tinanggap ko sa Panginoon. Kahit po kanino, kahit po sa kabiyak ng puso ko. Halimbawa po, ang misa sa amin ay alas 9. Mag-uusap po kami na bago alas 9, aalis kami. Pag po 9 o'clock na, the most time na maibibigay kong alawan sa Kanya, 5 minutes.
Pag within 5 minutes, binigay kong allowance at hindi siya dumating, iiwan ko na. Aalis na ako. Kasi po, hindi ko po ugali yung mambitin ng aking kapwa-tao. Kaya po dito, sa gawaing ito, gaano man po ako kabisi sa aking mga ginagampanan sa buhay ko, I see to it na bago magsimula yung gawain, nandirito ako. Ayokong mang-India ng kapwa ko. Lalong ayoko pong mang-India ng ating Panginoon. Kaya't nagsusumika po ako para maging totoo ako sa Kanya, darating ako sa tamang oras. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Tungkol naman po sa pakikipagkaibigan, narinig ko na po ito eh, at madalas ko pong naririnig. Sang-ayon po ba kayo sa akin kung sasabihin ko na sa panahon na to, napakahirap ng humanap ng tapat na kaibigan? Amen po ba? Kaya ko po nasasabi to, naranasan ko. Ang hirap po talagang magpakatotoo mismo sa kapwa mo tao. Kaya po ako, wala po akong BFF. May friend po ako, pero hindi po siya BFF. Pero ang lahat, kaibigan ko. Kasi po nadala na po ako. Nung ako po dalaga, meron po akong itinuring na BFF ko. Subalit, pag po pala nakatalikod ka, ang sakit-sakit po pala ng ginagawa sa'yo. Bakit masakit? Wala kang kamalayan. Bigay todo yung pakikisama mo sa kanya. Wala akong kamalayan. Pag pala ako'y nakatalikod, ako pala'y sinisiraan dun sa mga taong kanyang kaharap. Nasaan ang katapatan kapag ganito ang ginagawa mo sa iyong kaibigan? Upang maging totoo ka sa kaibigan mo, dapat harapan at talikuran, isa lang yung pandama mo sa kanya. Iwasan po natin yung pagiging plastic. Hindi po maganda ang ugaling plastic. Sapagkat ang plastic, lumulutong, nabibreak. Kaya hambing po sa pakikipagkaibigan, kung hindi ka magiging tapat, lulutong ang relationship ninyo at mag-e-end ito na magbibreak kayo. Kaya napakasarap pong makatagpo. Eka nga po pag nakatagpo daw po tayo ng totoong kaibigan, i-treasure daw po natin yun. Sapagkat ito daw po ay hambing sa isang kayamanan na dapat nating pakaingatan. Amen po ba yun? Napakasarap po talaga, mapapalad po ang sino man sa inyo na merong tinatawag na tapat na kaibigan. Totoong kaibigan. Hindi yung kaibigan mo lang pag may kailangan sa'yo. Mangungutang kasi sa'yo, kaya bago mangutang sa'yo, nakipagkaibigan muna sa'yo. Nang maibigay mo na yung nais para sa kanya, naibigay mo na, pagkatapos nun, abe, worst enemy mo pala. Bakit? Kasi lahat ng mabuting tinulong mo sa kanya, binaliwala, sa halip na i-treasure niya, siniraan ka pa. Ang sakit, ano po? Kaya ako po, natuto na po ako. Tinuruan na rin po ako ng Panginoon, salamat sa Kanya, na magsuri kung yung bang taong kakaibiganin ko ay magiging tapat sa akin. Kapag ko napatunayan ko na hindi siya tapat, silently, ako na po yung mag-i-exit. Para hindi na po lumawak pa yung hindi magandang damdamin na mamamagitan sa aming dalawa. Kaya mga kapatid, mapalad kayo kapag kayo ay nakatagpo ng isang totoo at tunay na kaibigan. Amen? Salamat sa Ama. Nang maakay ako sa banal na lugar na ito, nakatagpo ako ng totoong kaibigan. Hulaan nyo kung sino siya. Very good. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Walang sino mang magiging kasintapat bilang kaibigan, kundi ang ating Panginoon. Tapat ang Panginoon sa sino man sa atin. Ano ang mga pruweba? Ilang beses kang nagkasala? Hindi na natin mabibilang sa ating mga daliri yung number of times na tayo ay nagkasala. Subalit sa kabila nito, ipinakita ng Panginoon ang pagiging magkaibigan natin sa pamamagitan ng pagpapatawad niya sa ginawa nating pagkukulang sa Kanya. Nararamdaman niyo po ba yun? Na kahit na nagkasala kayo, nararamdaman niyo pa din yung pagyakap sa atin ng Panginoon. Isa po siyang
tunay at tapat na kaibigan. Hindi po siya sumisira sa kanyang pangako. Ang kanyang pangako, hindi katulad ng tao na napapako. Ang pangako ng Panginoon, siguradong tutuparin niya, maghintay ka lamang sa takdang panahon, ibibigay niya. Amen? Huwag kang maiinip kapag sinabi sa iyo, halimbawa, nagpagamot ka dito, nagpabendisyon ka sa mahal na Apo Kunching, bilang dinadaluyan ng banal na Espiritu, sasabihin niya, example lang po ito, magbata ka kapatid, magtiwala ka kapatid, sa loob ng 9 pagkatapos ng banyos mo, gagaling ka. Ano ang dapat mong gawin kapag narinig mo ang ganyang mensahe? Magpakatotoo ka ng pagtanggap sa kanya, umasa ka sa kanyang pangako, at ang pangako niya ay tutuparin niya. Amen. Bakit ko po nasabi ito? Dahil nangyari po sa akin. Muli ko pong uulitin sa inyo ang aking pahayag na yung apo ko nang magkasakit ng severe atopic dermatitis. Severe, ha? Puro sugat buong katawan mula ulo hanggang talampakan, iisa ang langib. Nakakaawa ang bata. Nagkaroon na siya ng inferiority. Ayaw na niyang humarap sa tao. Laging nakaganyan. Itinatago yung mga sugat sa kanyang katawan. Hopeless. Wala ng pag-asa kung sa ganang pagkatao. Bakit ko po sinabing hopeless? Sabi ng anak ko, ayaw akong mag-alala, naglilihim sa akin, nakakalabing 5 doktor na raw sila sa Taiwan, hindi gumagaling ang aking apo. Subalit nang talagang gumip up na siya, wala nang magawa sa 15 doktor, sakalang sa akin nagtapat. Mami, meron akong mabigat na problema. Ano anak yun? Si Sofia, nakakalabing 5 doktor na kami, halos 1 bag ng gamot ang nabibili namin, hindi gumagaling ang kanyang sakit sa balat. Naidaing ko, hindi ko pala idinaing, nagpunta pala ako dito. Nakita agad ng mahal na Apo Kunching sa aking mata na ako ay may problemang dinadala. Sabi niya sa akin, kapatid, may lumbay ka. Ano yon? Sinabi ko sa kanya. Alam niyo po, ang sinabi sa akin ng banal na Espiritu sa kanyang katauhan, pauwiin mo sila. Sa loob ng 9 gagaling siya. Pangako ng Diyos. Nagpakatotoo ang Diyos sa kanyang pangako sa akin. Hindi siya sumira. Pangatlong araw pa lamang na siya'y nandirito, nakikita ko na ang unti-unting pagkatuyo ng kanyang mga sugat sa buong katawan. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. At bilang patotoo ko sa inyo na hindi naging talusira ang Panginoon sa pangako sa akin, ang apo ko po na noon ay 3 years old, ngayon po ay 15 years old na, napakakinis ng kanyang balat. Makinis pa po sa balat ng kanyang lola. Kaya po talaga flawless ang beauty niya. Nang hawakan ako sa pangako ng Panginoon na hindi nagtalusira sa akin. Pangalawa, patunayan ko lang po sa inyo na totoo talaga ang Diyos na kinoconsider kong best friend ko. Wala na akong best friend na best, BFF ko po talaga siya. Best friend forever, si Jesus Christ po talaga yon. Pangalawa, binendisyonan ako ng mahal na Apo Kunching. Sinabi niya sa akin, wala kang pagsisisihan. Ano man ang isinuko mo sa buhay mo, pagpapalain ko ang mga anak mo na sila ang magiging anghel ng buhay mo. Amen? Ginib up ko na ang lahat sa Panginoon. Ayoko din pong hindi ako maging totoo sa Kanya. Nanangako ako na igigib up ko na yung trabaho ko at siya na lang ang paglilingkuran ko. Nanindigan po ako. Nagpakatotoo po ako sa Panginoon sa aking pangako. Kaya iniwan ko na po yung trabaho ko. At ito po'y may magandang consequence. Sapagkat nagkaroon ng katuparan ang pangako sa akin ng Panginoon na wala akong pagsisisihan, anuman yung gawain o trabahong tanalikuran ko, ang mga anak ko ang pagpapalain niya, buhay ang Diyos mga kapatid. Tumupad siya sa kanyang pangako. Ang mga anak ko nilagay niya sa magandang katatayuan na kinoconsider kong isang napakalaking blessing sa Panginoon na ngayon sa pagkakataong ito na talagang wala akong trabaho, sila talaga ang anghel ng buhay ko. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Mga kapatid, kung paano nagpapakatotoo ang Diyos sa atin,
ano ang marapat nating iganti sa Kanya? Magpakatotoo ka, brother. Magpakatotoo ka, sister. Huwag naman tayong maging one-sided. Dapat po kung paano sa nagpapakatotoo sa atin, magpakatotoo din tayo sa Kanya. Amen? Ano po yung mga halimbawa? Napakasimpleng halimbawa. Dito po sa loob ng dambana, may mga patakarang ipinatutupad upang ipakita natin na tayo ay makatotohanan na sumusunod sa Kanyang mga patakaran. Ano po iyon? Kung papasok kayo, pakipatay lang po yung cellphone nyo. Ilang beses pinapakiusap, mag-off ng cellphone, huwag i-silent mode. Pero hanggang kanina, pumapasok ang demonyo, tumutunog ang cellphone para guluhin lahat tayo dito. Nasaan ang ating pagpapakatotoo na yung simpleng alituntunin sa loob ng dambanang ito ay hindi natin nagagampanan? Totoo ka ba sa Diyos nun? Bakit ang hindi mo gawin bago ka pumasok? Yung cellphone mo, narinig ko po kasi sa IT eh, pag daw po walang SIM card, hindi daw po nagbabibrate. Tama po ba ako? Yun po yung parang narinig ko sa kanya. At in most cases, hindi naman po sa hinahamak, nangahamak ako ng tao, yung daw pong mga cellphones na medyo old model, tama po ba ako? Yun daw po yung malakas mag-feedback. Kaya kung maaari lang po, magpakatotoo tayo sa kanya para makapakinig tayo ng aral niya bago tayo pumasok. Totally shut down natin yung cellphone natin. Pwede ba tayo magpakatotoo sa Panginoon? Gawin mo para ipakita mo na totoo ka sa Kanya. Napakasimple. E what more yung malalaki na pwede natin ipatunay sa Kanya na tayo totoo nga sa Kanya. Pangalawa, ba't ba kayo nandirito? Ba't kayo nandirito? Sinong hinahanap nyo? Sinong gusto nyong marinig? Ang boses ng Espiritu Santo, kanina po may nagtanong sa akin. Sabi niya, ate, totoo bang nangungusap ang Espiritu Santo? Sabi ko, oo. Sapagkat sa ating pagkatao, dalawa lagi yung Espiritu. Espiritu sa kanan, Espiritu sa kaliwa. Yung Espiritu sa kanan, ang itinuturo, mabuti. Yung Espiritu sa kaliwa, ang itinuturo, yung hindi makakabuti. Napakasimple, 1+1=2. Pag mabuti ang tinuturo sa kaisipan mo, tanggapin mo, mabuting espiritu yun. At kung hindi mabuti ang tinuturo sa'yo, dinadatal sa kaisipan mo, huwag mong tanggapin yung espiritong nangungusap sa'yo. Bakit? Masamang espiritu yun. Kaya dapat maging alerto tayo. Tanggapin lang natin ang sinasabi sa atin ng mabuting espiritu at huwag nating tanggapin yung masamang espiritu. Ngayon, ano ang kaugnayan nito sa pagiging makatotohanan o pagpapakatotoo? Nagpunta tayo rito para pakinggan ang aral ng banal na espiritu na magagamit natin sa ating buhay. Nagagamit niyo po ba yung mga naririnig niyo rito? Nagagamit niyo? Nakapupulot ba kayo ng liwanag na magiging tanglaw ng buhay ninyo? Kahit wala ang Apo Kunching, sigurado po ako, gagamit ang banal na espiritu ng tao para makapagpahatid sa inyo ng mga inspiring messages na magagamit ninyo sa buhay ninyo. Paano ka magpapakatotoo? Pag nandito ka na, listen, pag nandito ka na, may mga inaantok na dyan, namumungay ang mga mata, naaagaw na, ala na po yung pagpapakatotoo niyan, aminin po natin, meron na pong nagyuyok-ayok, meron na pong nanlalamlam mga mata, ani na lang ang tagal namang magsalita, hindi pa matapos para makalabas na ako, saan po ang pagpapakatotoo? Yan po mga simpleng-simple, amen, na ipinapakita ng ating Panginoon. Kayo po mismo sarili niyo, ma-evaluate ninyo kung totoo kayo. Huwag niyo pong sabihin si God lang ang nakakaalam, hindi ko po tatanggapin yan, sapagkat ikaw mismo, alam mo kung totoo ka. Amen? Ito po, babalik na po ako. Ang layunin natin dito, makapakinig ng mga inspirational messages na magiging tanglaw natin sa ating buhay. Kaya isang tinig lang ang dapat nating pakinggan upang tayo maging totoo. Kaninong tinig? Ang tinig ng banal na espiritu. Kaya kung sa pagkakataong ito, ang pinakikinggan mo ay yung katabi mo na nagkukwento sa'yo, I'm sorry to say, hindi ka totoo. Sorry po ah, sorry po. Subalit kung sa pagkakataong ito,
ginamit mo ang layunin ng Panginoon na maakay ka dito at ang mga inilalahad dito na makatutulong kahit paano sa inyo ay pinapakinggan nyo at hindi ang ikinukwento ng katabi mo 100%, nagpapakatotoo ka sa Panginoon. Amen? Mga kapatid, mga simple lamang po iyan. Marami pa pong mga medyo malalalim na kaparaanan upang ipakita natin ang katotohanan sa Panginoon. Huwag po nating bungkalin yung mahihirap. Bungkalin na lang po natin yung mga madadali na maaari nating isabuhay. Madadali na nga, hindi pa natin maisabuhay. What more, yung medyo malalalim. Paano tayo magiging totoo sa ating Panginoon? Amen? Kaya ito lang po ang masasabi ko sa inyo. Maging alerto po tayo lagi. Lagi po tayong naka-red alert para po sa bawat sitwasyon na magaganap sa buhay natin, sa bawat segundo ng buhay natin, patunayan natin sa Ama na tayo ay totoo sa Kanya. Magandang umaga po at maraming salamat. Maraming pong salamat, Ma'am Beth, sa napakaganda at magandang aral na ipinahag po ninyo sa amin. Ang susunod po nating magpapahayag para sa atin ay ang ating Mother Marisa. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Salamat po, Ama. Masarap makinig, ano po. Sadya nga pong kung ang katotohanan na mula sa Diyos ang maghahari sa bawat isa, ang lahat ay mananabik na makinig. Amen po ba yon? Wala man po ang katauhan, gaya ng sinambit. Subalit ang ating Panginoon na hindi lumiliban ngayon at kailanman habang tayo nabubuhay. Pagpapakatotoo, habang nagbabahagi po ang mga kapatid ko, totoo naman po talaga eh. Ito po yung idinaratal sa aking kaisipan. Kapag ang katotohanan ay tatanungin natin sa tao at sila ang titimbang, lahat tayo hindi totoo. Amen po ba yon? Pag tao po ang titimbang. Subalit, ang ating Panginoon, kung sa oras na ito ibababa at titimbangin tayo, sigurado mayroon siyang mapipili. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yon? Sapagkat iba ang timbangan ng tao, iba ang basihan ng Diyos, iba ang timbangan ng Diyos, iba ang basihan ng tao. Subalit sa pagpapakatotoo po, ito na po yung bunga ng pagsunod natin sa Diyos. Sino ba ang sinusundan natin? Kapag ang sinundan po natin at pinanahan sa ating puso ay masama, ang lalabas sa ating gawa ay masama. So, yun po yung bunga. Kapag ang tinanggap po natin totoo at pinanahan natin sa puso natin totoo at mabuti, ang magiging gawa po natin ay mabuti. Sa madaling salita, ang katotohanan, tang Diyos, ang titimbang, subalit tayong katauhan, alam natin kung tayo totoo sa Kanya. Buhay po bang Diyos? Amen po ba yon? Mga kapatid, sa larangan ng katotohanan, madali itong pikihin eh. Kapag pantaong gawa. Sa kasuutan lang, napakadaling gayahin ang tatalino ng tao. Makikita mo, kapag sinuri ng mata mo, yung original at version lang. Amen po ba yon? Sa kasuutan. Ngunit, yung mahusay kumilati sa original at version lang, kapag bumili ka ng dalawa na yan, sa oras ng paglaba, makikita mo na doon kung sino yung fake. Amen po ba yon? Sigurado, pag di kulay, yung fake, lalabas na kaagad na pati yung tubig mo magiging pula. Pero yung original, sigurado hindi yan kukupas. Amen po ba yon? Sapagkat, sabi nga, lahat ng katotohanan, mayroon po silang trademark eh. Yung dinatawag na branded na mga kasuutan o kahit anong mga kasuutan, yun po, nasisilayan po yan ng mata. At yun po ay masusuri lamang ng makabibili doon sa original ng mga kagamitan. Amen po ba yon? Pag may pambili ka ng original, sigurado mas mahal kumpara doon sa fake. Pagdating naman po sa katauhan, sorry to say, totoo po yun, nahuhusgahan tayo kahit ginagawa na natin yung totoo. Sa pananaw pa rin ng tao, hindi tayo totoo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? So sa madaling salita mga kapatid, madaling pikihin din po na maging totoo ka ng pangharap, yung nakikita ng mata mo, sapagkat marami pong ganito. Huwag po kayo magagalit sa akin. Ha? Ano po?
Maganda sa harap mo, pagtalikod mo, binabackbite ka na. Buhay pa ba ang Diyos? Maganda sa harap mo, pagtalikod mo, sinusuka ka na. Alam niyo po, para po sa akin at sa kalooban ng ating Panginoon, ang pagiging makatotohanan sa Kanya, kailangan loob at labas, totoo ka sa Kanya. Buhay po bang Diyos? Amen po ba yun? Paano ito nagagawa? Una, kapag hindi ka totoo sa sarili mo, hindi ka magiging totoo sa Diyos. Amen? At hindi ka rin magiging totoo sa kapwa mo. So sa madaling salita, kailangan totoo ka muna sa sarili mo. Amen? Sige, suriin niyo po ang mga sarili niyo. Totoo ba ako sa sarili ko? Tanungin po natin, hindi ko po kayo tinuturuan. Subalit ito po yung idinaratal. Sulong anak, ituran mo sa kanila. Tanungin nila ang kanilang mga sarili, totoo ba ako? Ikaw mismo makasasagot nun. Dahil kilala mo ang sarili mo, ikaw at ang Diyos na nakakilala sa ating mga sarili. Amen po ba yon? Kaya minsan po, marami nagsasabi, ay, totoo ang Diyos! Buhay ang Diyos! Kilala ko ang Diyos! Pagtalikod, doon mo na makikita. P.I. ka? Nagsasalita pa ng ganun, ano po? Nagmumura. Naiinis sa mga nagpapahayag. Naiinis doon sa mga nagsasabi ng totoo sa Diyos. Amen po ba yon? Sa palagay niyo po ba, sino ang titimbangin ng Diyos doon sa oras na yon? Yung nagsisigaw ng totoo o yung nagsasabing hindi siya totoo? Sige po. Bibigyan ko po kayo ng pagkakataon sa oras na ito. Walang makakalirip. Ang mahalaga, ito pa po. Ito yung mga senaryo na kaganapan, realidad po ito. Naku, hindi na ako pupunta doon sa dambana na yon. Lahat naman ay ka doon, plastic eh. Kaya ayoko eh ka magkasala. Sa katotohanan lang, pag binaliktad mo yun, yung nagsalita nun, yun ang plastic. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sapagkat bakit yun nahusgahan? Yung mga naririto sa dambana, ng iba nagtatawanan, ang dami nagsasabi sa inyo, ano po? Bakit nahuhusgahan? Samantalang ang buhay na Diyos, na hindi man natin mahawakan, hindi man natin makita, siya ang nag-akay sa'yo. Bakit mo huhusgahan ang kapwa mo na plastic sila, kaya ayokong tumungo roon? Amen po ba yon? Mga kapatid, ito po ay nagaganap. Hindi lang sa akin. Sa ating lahat nagaganap ito. Halimbawa po, ano pa ang mga nagaganap? Nako, kaya ayoko nang pumunta. Hindi naman eka nagbabago yung mga taong pumupunta doon. Bakit nalaman niya? Ay, yung Diyos nga na umakay sa kanila, hindi sila sinasabihan na hindi nagbabago. Amen po ba yon? Mga kapatid, mahirap, malalim. Subalit, katotohanan, katotohanan, kung ang mabuti ang pinanahan natin at tinanggap sa dakong ito, mabuti po ang ating gagawin. Amen po ba yon? Hindi lang panlabas. Sapagkat sabi nga, minsan, kapag ang babasihan ng ating mata at bilang pagkatao ay yung panlabas na anyo, marami kayang gwapo na ang sama ng ugali. Patawad po ha. Ano po? Marami kayang maganda na ang sama rin ng ugali. Amen po ba yon? Kaya, marami ring pangit na maganda ang ugali. At marami ding pangit na pangit din ang ugali. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yon? Kaya doon pa lang po sa senaryo na yon, sino ang titimbang? Tanging Diyos lamang, mga kapatid. So, balit sa pagkakataong ito, sabi nga, kung tayo'y naririto, mayroon tayo narinig. Kung yung wala dito, sayang. Amen po ba yon? Sapagkat ang tunay na bunga na mula sa mabuting puno ay makikita sa gawa ng sino man. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At yan po yung patuloy na ibinibigay ng Diyos sa dakong ito. Yung magiging maganda tayong bunga. Hindi maasim, hindi mapait. Hindi hinog sa puno, kundi hinog na hinog. Amen po ba yun? Hindi yung hinog sa pilit, kundi hinog sa puno. Paano ito mangyayari? Araw-araw po, siguro po, mula sa simula, 10 taon na po akong alagad. Hindi lang 1,000 kapahayagan ang namutawi sa labi ng ating mahal na Apo Kunching para marinig ko ito. Salamat sa Ama, sapagkat sa bawat mensahe na aking naririnig, isinasama ko ang sarili ko eh. Amen po ba yon? Kapag sinabi po ng Espiritu na mayroon dyan, akala mo kung sino mababait, pagdating sa bahay, sumisigaw. Ako yun! Bari ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo ba ako nun? Alam niyo po, hiningi ko po yan sa Diyos. Sabi ko, humingi pa ako ng chance na
Ama, hindi naman ibang tao sinisigawan ko eh. Kapag nagmamadali lang naman ako, kaso lang kawawa yung kapatid ko, si kapatid na Fern. Nasisigawan ko po talaga siya kapag nagmamadali. Bilisan mo kapatid, late na ako patungo sa Dambana. Subalit hindi po pala tama yon. Kailangan, sino man, saan man, kapag mabuting puno ang naipunla sa'yo, kailangan ang gawa mo, labas at loob, ay mabuti rin. Yun ang pagpapakatotoo sa Diyos. Amen po ba yon? Mga kapatid, ito lang, huwag kayong masasaktan. Sorry kung sasabihin niyo sa akin sa oras na ito, hindi ako totoo. Okay lang sa akin. Hindi ako masasaktan. Bakit? Alam ko, nalulugod ang Diyos sa ginagawa natin. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Tinuro po yan ng Panginoon. Hindi mo kailangang tao ang bigyan mo ng masustain anak. Sapagkat ang tao ay walang kasiyahan yan. Wala silang kontento kapag hindi ako kilala. Kaya kahit anong gawin mong mabuti, lahat ng mabuti, ibuhos mo lahat. Kung narinig niyo po yung sinabi ni Mami Beth, pagtalikod, masama ka pa rin. Walang mahihimay, parang malinis na damit, na makikita yung tuldok na maitim, samantalang mas malaki yung maliwanag. Ganun po ang tao. Subalit sa ating Panginoon, gaano ka man marumi, pag nakita niya yung tuldok na malinis, bibigyan ka ng chance para maging mabuti. Amen po ba yun, mga kapatid? Yan po ang ginawa sa akin ni God. Nagmaakay ako sa dakong ito at plinano po niya. Plinano po ng ating Panginoon na ako ay mapatungo sa dakong ito. Tinanggap ko kung ano yung gusto niyang baguhin sa akin. Amen po ba yun? Sapagkat, sabi nga, naranasan mo na at pinaranas na sa iyo ng Diyos na magkaroon ka ng kaibigan. Amen? Subalit taliwas sa kabila ng kabutihan na ginagawa mo, wala silang kasiyahan, masama ka pa rin. So, ibig sabihin, ngayon at kailanman, hindi ka safe sa kapwa mo. Buhay po ba ang Diyos? Patawad. Amen po ba yun? Nagiging safe lang po ang bawat isa kapag ang isang espiritu na mula sa Diyos, parehas na tinanggap ng bawat isa. Amen po ba yun? Bakit? Isa lang bubulong. Although dalawa ang maaaring gumamit sa'yo, ngunit kung mas lamang ang mabuting espiritu na siyang gagamit sa katawan mo, mababaliwala mo na may masama. Amen po ba yun? Halimbawa po, isa sample ko po. Naku, eh si mother naman na yan, mayroon naman tinitingnan yan eh. May tinitingnan, may tinititigan. Iba yung tinitingnan, iba yung tinititigan. Ganyan ano, husga. Halimbawa, husga po yun, paghusga. Hindi naman totoo yan eh, hindi parehas tumingin. Tanungin mo naman, paano ka tumimbang? Bakit sinabi mo hindi parehas tumingin? Sige nga, kung sino yung tinitingnan ni mother, tingnan mo nga kung ano yung dinadanas ng kapatid mong ito sa dinadanas mo. Sige po, magseselos ba kayo? Hindi po. Ano po, pag nagselos kayo, hindi kayo totoo sa Diyos. Amen? Mga kapatid, ganun lang po. Sa bawat araw, sa dakong ito, salamat sa Ama, sapagkat sa pamamagitan ng kanyang espiritu, siya po yung magiging bitamina kung paanong punla ang itinanim niya sa puso mo na mananatiling malusog at magbubunga at mamunga para matikman na masarap ng iba, hindi ikaw ang mangangalaga, kundi ang Diyos. Buhay po bang Diyos? At yun po, kung kagaya po tayo, nagsusumikap at nagsusumaki tayo na maging totoo sa ating Panginoon, subalit hindi tayo matanggap ng ating kapwa sapagkat hindi natin sila masustain. Pag ang gusto nila ay pangmundo at ayaw mo pangmundo, ayaw ka na nila. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Eh, hindi po ganun eh. Kasapagkat ang ating Panginoon ay mapanibughuin, kapag sinabi niyang sa kanya lang, huwag mo nang maging Diyos ang pera mo, huwag mo nang maging Diyos ang profession mo, kundi siya lang. Ganyan po ang ating Panginoon. Kaya salamat sa Ama, sapagkat hindi yun ang naging basihan ng Diyos. Amen? Kundi ang katapatan ay isang sangkap ng pagpapakatotoo sa Diyos upang ang katapatan din ng Diyos at katotohanan niya ay matanggap mo. Buhay po bang Diyos? At yan po ang aking naging buhay na hanggang sa mga oras na ito ay tinatamasa ang katapatan ng ating Panginoon na masasabi ko po na ang pagiging katotohanan at pagpapakatotoo sa Diyos, mahirap itong gawin bilang tao. Subalit tanggapin po natin ang Espiritu na siyang maglalayon na gamitin tayo at maging makatotohan at maging lapat sa kanyang pinagmulan. Amen po ba yun? Iwawakas ko po ito sa isang pagpapahayag. Kagabi po ay nanaginip ako na paggising ko po kaninang 5:30 bago magdasal ng 6, ay malinaw na ibahagi ko daw po sa inyo.
may isang napakalaking barko na nakapanahan sa isang malawak na dagat. At ang barko na yon ay inihanda po ng isang tao na sasakyan ng mga taong nakatira doon sa lugar na tinitirhan ko. Isang lungsod po siya. Ang sabi po, ang order po nung pinakamataas na may-ari ng barko, hindi kayo makakaakyat sa barko na yan kapag hindi po sa hahanapin daw po ako. Yun po yung sa panaginip. Sapagkat, ang bayad daw po sa barko ay kailangan mayroon lahat ibabayad. Ito po ang nangyari, mga kapatid. Bakit kaya ako yung barko na yun ay nariyan? Yun po yung tanong ko sa aking isip. Hinahanap daw po ako ng mga tao. Makita niyo po mga tao, hindi kayo. Mga walang-wala, mga tao may, mga taong kalsada na wala talaga silang matakbuhan. Ang sabi po na nagpupuyos po silang tumakbo na kayo po eka ang hinahanap ng may-ari ng barko para isakay niyo po kami doon. Yun po ang sabi. Ang sabi ko naman, bakit naman ako hahanapin? Hindi ko naman siya kilala. Amen po ba yun? At naalala ko po ang gawaing ito. Na sa pamamagitan ng ating mahal na Apo Kunching, tayong lahat po ay binibiyaan ng ating Panginoon para makarinig ng kanyang mga aral at walang makapagliligtas na sinuman kundi yung gawa natin at ang ating Panginoon. Amen po ba yun? Ibinibigay lang po niya kung anong dapat natin gawin. So nagreklamo po ako sa panaginip ko. Bakit ako? Eh, ang dami-dami nyo. Ang dami-dami nyo. Sabi po nung isang andon, hindi po, bigyan niyo daw po kami ng pamasahe, di hatid niyo po kami doon dahil kilala niyo daw po yung may-ari ng parko. Ano po? So ang ginawa ko po, syempre hindi ako pwede magsinungaling sa Diyos. Mayroon na akong pera, karampot. Subalit hindi ito kakasya sa dami ng taong isasakay doon. Subalit salamat sa Ama, dumulog po ako sa Ama, sa aking panaginip. Bigyan mo sila ng kusing at sapat na yon para makaakyat sila sa barko. So binigay po ang kusing, nakaakyat na po sila lahat. May natira po ngayon. Kaya sila nagkukumahog ng makaakyat doon dahil yung barko na yon ay pinadala para mailigtas at may darating na napakalakas na bagyo sa lugar na yon. At walang matitira, pati mga puno daw mabubunot. Yun po yung sa panaginip ko. So nakasakay na po yung mga taong ipinalapit. Binigyan ng kusing. Eto na po, may problema. May natira po eh. Ang nanay ko at yung siyam na hindi ko kaano-ano. Tinanong ako ngayon nung pahinante, sabi niya, paano yan, sampu na yan? At ikaw, kasama ako po, paano mo yung maliligtas, wala ka ng pera? Subalit hindi ko sinasabi, mayroon pa rin ako natitirang konti. Ngayon, tinatanong ako kung sino yung pipiliin ko po doon sa sampu na yun para maisakay. Alam niyo po, nahirapan ako. Nahirapan ako doon sa tinatanong sa akin kung sino isasakay ko kasama ang nanay ko. Sinong pipiliin ko, mga kapatid? Dumulog ako sa Ama. Ama, para mo ng awa, mahihirapan ako magdesisyon. Mahal ko ang nanay ko, matanda na siya, at kung ako ang tatanungin mo, gusto ko siya ang piliin ko sa huling kusing na ilalagay ko para mapunta siya sa barko, makasakay. At yung siyam na yan, kung mo yung siyam na yun po ay talaga pong, yun na yung natitira masasama kasi yung iba nakasakay na eh. Sabi ko sa Ama, Ama, nawa po yung hindi ako maging talusira sa'yo. Pipiliin ko po ang nanay ko sa kusing na ito at yung natitirang yan, maiwan na lang kami. Maiwan na lang kami. So yung nanay ko po ang pinili ko, hinatid ko po doon. Alam niyo po, salamat sa Ama, hindi ako nagkamali na desisyon. Dinala ko ang nanay ko sa barko at nang tinanggap po ng may-ari ng barko, yama ang nanay mo, Eka, ang niligtas at inubos mo na lahat ng hawak mo. Kasama na, Eka, yung siyam na yon, ikaw lang matitira. Sa doon daw, ako lang matitira. Sinakay na po, libre yung sampo. So ang natira po'y ako. Nag-iisa na lang po. Sa madaling salita, mga kapatid, nasinop na yung gusto ng Panginoon. Nung nagsabi sa akin na isakay sila, ako na lang natira. Alam niyo po, habang tinatanaw ko po na papalayo ang barko at hinihintay kong darating ang bagyo, nag-iisa lang ako. Subalit purihin ang Ama, sapagkat alam ng Ama na wala na magliligtas sa akin. Naubos na ang pera ko at inaisakay na sila sa lahat sa barko. Alam niyo po, naghintay ako ng umaga at magdamag.
hindi po dumating ang barko. O hindi po dumating ang bagyo. Walang nangyari sa akin na natili po ako doon sa lugar na yon sapagkat alam ko, nakita ng Diyos ang katotohanan na walang natira sa akin. Buhay po bang Diyos? Mga kapatid, yan ang iiwanan ko po sa inyo. Sa oras na ito, wala man ang ating mahal na Apo Kunching at bilang pagkatao lang ang hindi natin nakita. Subalit ang Espiritu sa dakong ito'y nakikipagtipan araw-araw. Binibigyan po tayo ng kaukulan upang tayo maging matapat at makatotohanan. At sa takdang panahon, kapag itinakda na ng Ama na lipulin niya ang mundo, sino kaya ang matitira? Sino kaya ang maliligtas? At sino kaya ang mapaparusahan? Kaya mga kapatid, iiwanan ko po sa inyo, panaginip mang naturingan na inihayag ko sa inyo, alam ko po, may mensahe po yon, kaya ibinigay po yon. Maging makatotohanan tayo, upang sa oras ng kagipitan, wala mang sumaklolo sa'yo, may Diyos na sasaklolo sa'yo na naging totoo sa'yo. Buhay po bang Diyos? At yun po ang nangyari sa akin sa panaginip, dahil alam ng Diyos na wala nang natira sa akin. Ibinigay ko lahat para makasakay lahat. Hindi niya pinadating ang bagyo at ako'y nanatiling buhay. Ito po, nakagising po ako, nagalak ang aking puso at yun po ang iiwanan ko sa inyo. Magpakatotoo po tayo sapagkat ang katotohanan na ating tinanggap sa dakong ito ay hindi lamang ngayon natin pakikinabangan, kundi ang katotohanan na ipinalalayong tanggapin ng Diyos para sa atin sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu ay magiging susi at pamasahin natin patungo sa Kanyang kaharian pag tayo tumupad ng katotohanan sa Kanya. Kaya mga kapatid, halina po kayo. May karamdaman ba kayo? May mga minimithi ba kayo sa inyong mga buhay? Kaya lang natin ito nalalaman na wala dahil wala nga. Kinakailangan natin. Subalit ang buhay, mayroon ka bang lahat ng bagay kung wala kang buhay? Walang kwenta yan. Amen? Kaya kung paano ang buhay ay pinahiram, gawin natin makatotohanan sa nagpahiram upang ang nagpahiram ay patuloy tayong gabayan at huwag iiwanan magpakailanpaman. Muli po, maganda umaga at maraming salamat. Maraming pong salamat, Mother, sa napagandang binahagi mo sa amin. Isa pa pong alagad ang ating tatawagin. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos sa ating kapatid na Berhel Bustamante. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta po ang mga anak ng Diyos? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Maari nyo po bang pakikalabit yung inyo pong mga katabi? Kalabitin nyo po sila, yung medyo madiin po. Pakisabi nyo nga pong kapatid, paalala, bawal matulog. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pakikipagtotoo. Sabi ko po kay kapatid na Ana, pakikipagtotoo, ang Diyos totoo, pero ang tao, ewan ko. Palakpakan po natin ang ating Panginoon sapagkat ang taong pagkatao mula sa alabok, nilikha ng Diyos, ang alabok daw po ay marupok, kaya ang tao, kung siya lamang sa kanyang pagkatao, ay mahirap maging totoo. Kaya po't ibinaba ng ating Diyos Ama, Diyos Anak, ang Espiritu Santo upang ang taong di totoo, di man lubos at di man ganap, ay magkaroon naman ng damdamin, salita at gawa na totoo. Amen po ba? Amen po ba? Sa mga narinig ko pong pagbabahagi, inabutan ko po ay si Mami Beth po at si Mother po. Kanina po habang ako po'y nakikinig bago po kami nag-usap ni kapatid na Ana, binaybay po ni Mami Beth ang mga simpleng alituntunin at patakaran po dito sa loob ng ating banal na dambana na isang magpapatibay at isang magpapatunay kung tayo nga ba'y tunay na nakikipagtotoo sa ating Panginoon. At dito po'y pumasok sa aking kaisipan
ang mga simpleng nagaganap sa ating pang-araw-araw na buhay. Ilalagay ko po ang kaganapan sa isa pong driver. Sa isa pong driver. Itong driver na ito, sabi niya siya ay maka-Diyos. Sabi niya siya ay laging tumatawag sa Diyos. Kapag nasa loob siya ng simbahan, kapag siya'y lumadalo sa mga gawain, siya ay totoong-totoo sa harapan ng ating Panginoon. Natapos ang gawain. Sumakay ng kotse. Nag-drive ang driver. Mayroong bumubusina sa likod niya at tila baga o-overtaken siya. Ang driver kaninang totoo nagmura sa loob ng kotse nito. May mga totoo pong kaganapang ganyan na alab na alab. Tapos pagsakay mo na sa sakya, kung di ka lang, di po ba mga kapatid? Ibig sabihin, pagkatao. Isang kaganapan po, pinaglaba po ako ng aking nanay. Sabi niya, anak, ako ang magkukusot, ikaw ang magbanlaw. Pag nakatingin po ang aking nanay, pinatitigas ko po yung braso ko. Bawat pong damit at short, talaga naman luglog. Anak, sanay ka na pala. Pag di nakatingin ng nanay ko, yung makakapal na panty, kakabila ako na sa pangalawang batsa. Mga kapatid, totoo kapag may nakakakita. Ang tanong, pag wala nang nakatingin sa iyong mata ng tao, subalit tandaan natin, wala mang nakatingin na mata ng tao, mayroon namang nakakakita sa lahat. Amen po ba? At ano pong naging dulot nun? Damit ko naman yung nilalaban ko. Damit naman ang pamilya ko yung nilalaban ko. Kaya nang sinuot ko, ilang minuto pa lang sa katawan ko, umaamoy na po ako. Dulot ng hindi pagpapakatotoo o pakikipagtotoo. Isang kaganapan pa po, kapag nakatingin po ang aking inda sa lababo, todo sabon ako ng mga plato, baso, kutsara at platito, inaamoy ko pa po. Pag walang nakatingin, banlaw, lagay, tuwad, ganyan, ganyan. Bandang huli pag gagamitin, may natining na sabon. Mga kapatid, mayroong hindi magagandang bunga kung hindi tayo makikipagtotoo. Kung dito sa mundong ating ginagalawan, mayroong di magagandang bunga, ano pa po kaya kung ang Diyos na bumuhay sa bawat isa ang di natin aalaya ng ating pakikipagtotohanan? Amen po ba? Kahirap naman po yatang dayain ng Diyos. Yung maganda yung sinasabi mo sa harapan, subalit pagtalikod mo, iba na pala ang gawa mo. Sabi nga po ng banal na espiritu, pag nakadaloy ang espiritu, banal, mabuti, malinis ang kaisipan. Kapag tinanggal ang pagdaloy o dili kaya po'y pinahintulutan bilang katauhan, ano na naman ang gawa natin? Balik sa makasanlibutan. Mga kapatid na minamahal, sa dako pong ito, tinuturuan po tayo ng banal na espiritu sa pamamagitan po ng ating minamahal na Apo Kunching, na kung tayo lamang po'y tatanggap sa mga salitang banal, kung tayo lamang po'y magsasabuhay, marami po tayong magagawang totoo, tunay at mabuti sa ating mga buhay. Amen po ba? Humingi ka ng hatol sa mahal na Apo Kunching, Apo, masakit po kasi yung balakang ko eh. Kapag umiihi po ako, para pong natitining, para pong pinipigil. O sulong, nananalig ka ba? Kung nananalig ka, kaya mo bang magbata? Ito yung reseta. Binigyan ka ng 7 uri ng dahon-dahon. 7 baso ilaga mo. Sa loob ng 1 araw, ubusin mo ang 7 basong tubig na pinanlaga mo. Pagdating mo sa tahanan, ininom mo. Kapait. Kapakla naman ito. 7 basong ang kinatas ng dahon. 3 baso lang yung ininom mo. Yung 4 na baso nilagay mo sa ref, sabi mo, wala naman nakakakita. Bukas ko na lang uubusin. Bandang huli, nararamdaman mong masakit pa rin ang katawan mo. Ibinintang mo sa dakong ito. Sabi nila, magaling doon. Sabi nila, may manggagamot na magaling doon. Ba't ako ilang araw na umiinom ng dahon-dahon, hindi ko pa nakakamtan kagalingan. Kapatid, walang problema sa dakong ito at walang kasalanan ng Espiritu Santo sa katauhan ng mahal na Apo Kunching. Ikaw, tanungin mong sarili mo, iniinom mo ba ang 7 basong pinainom sa'yo, 7 basong tubig na pinanlaga mo,
Oo, kung iniinom mo man, ang tanong, nakikipagtotoo ka ba sa nanggagamot sa dakong ito? Hindi tao, kundi Diyos na totoo. Ginamit lamang ang tao, dinaluyan ng Espiritu Santo, kaya't wala man sa harap mo, Espiritu Santo'y laganap sa mundo. Kung ika'y makikipagtotoo, magagalak ang puso mo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Mga kapatid, napakabuti at napakadakila ng ating Panginoon. Sa ating pakikipagtotohanan sa Kanya, sa ating paglilingkod at pagtawag ng matapat sa Kanya, tayo rin pong mga anak Niya ang makikinabang sa Kanya. Wala po tayong pangangalugihan. Wala pong masasayang sa bawat nating inaalay sapagkat bawat nating tinutupad ng buong katapatan, bawat nating inaalay ng buong katotohanan, walang nalihim sa Diyos na sa ating bumuhay. Kaya't kung sino nag-aalay ng buong katapatan at buong katotohanan, huwag niyong pagtagpagtakhan kung siya'y ginagantimpalaan ng Diyos na makapangyarihan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Isang kaganapan po, isang kwento. Ang kapitbahay mo, nakikita mo wala naman siyang hanap buhay. Wala namang permanenteng trabaho, kundi ang ginagawa niya, araw-araw siyang dumadalo sa mga gawain, araw-araw siyang naglilingkod sa Diyos, at sa tuwing ay siya'y dumudulog sa ating Panginoon. Nakakapagtaka, wala naman trabaho, wala namang hanap buhay, subalit bakit masaya? Bakit nakakangiti siya? Wala namang trabaho, wala namang hanap buhay, subalit bakit magaganda ang damit na sinusuot? Wala namang trabaho, wala namang hanap buhay, subalit bakit nabibili ang mga nais at pangangailangan? Mga kapatid, huwag mong kaingitan ang nagaganap sa kanyang buhay, kundi kung ano ang kanyang tinutupad na mabuti at mainam, ito'y iyong tularan upang kung anong kanyang nakakamtan, malay mo, ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran, pinag-aalayan ng katotohanan, kumilos dit gumalaw, ibigay din ang marapat at mainam. Palakpakan po natin ang ating Panginoon at sa lahat po ng mga maikaramdaman sa dakong ito, kung ginawa na po ng tao ang lahat ng pamamaraan para sa inyo. May binigay na pong gamot para inumin kayo. Inirepair na po kayo sa iba't ibang uri ng manggagamot. Subalit parang napapansin nyo na wala pa rin nababago sa nararamdaman nyo. Imbis na gumaling, lalo pang lumala at lalo pang naging maalma. Mga kapatid, hindi pa puhuli ang lahat. Huwag po kayong mawala ng pag-asa. Kaya nga po may dakong ganito. Ang Espiritu Santo'y binaba sa lugar na ito. Kung magiging tapat ang puso mo at magiging totoo ang kalooban mo, ang di nagawa ng tao, ang Diyos kayang gawin para sa iyo. Lamang ang kailangan, tayo'y makipagtotohanan, tayo'y manalig ng buong katapatan, upang ang Diyos na ating tinawagan, Diyos na ating tinunguhan, malugod at tayo'y kahabagan upang dinggin ang ating mga panambitan. Paano niya po itong gagawin? Kung tayo'y nagtutungo sa dakong ito, ang laman ng ating isip, sa totoo lang, pinupuntahan ko lang naman dun si Apo eh. Ayoko naman napapakinggan yung mga... Ayoko naman pinakigigil, batulawal pong matulog. Ayoko naman eh, saka nabibingi ko sa mga kanta ng kanta. Joyful, joyful ka pang ganon. Come Holy, Holy Spirit ka pang ganon. Mga kapatid, lahat po ng ginagawa sa lugar na ito, kung tao'y makikipagtotoo, ang Diyos Espiritu Santo ay may gagawin sa inyo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Nagtungo ka sa dakong ito, saan ka pupunta? Nagsisyama ko eh, doon kay Apo Konching sa Divine Mercy. Pag nandito ka naman, ang iniisip mo, nakalimutan ko, alas 12:30 pala, napaaga ko yung anusyo ko sa wedding, ba't nakalimutan ko? Diyos ko, yung anusyo ko sa ganito. Naku, nakataya ka ba ng loto bago nagpunta dito? Yung anak mo, mag-aaral na, ipagluto mo ba? Baka mag-away kayo ng asawa. Yung mga kapatid, pag tayo'y tumugon sa ating Diyos na mapagmahal, ibigay natin ang katapatan
ang bawat problemang ating iniwan. Wala tayong kakayahan upang ito'y solusyunan. Subalit ang Diyos na ating inalayan, katapatan natin tinaglay, siyang sosolve sa bawat problemang ating iniwanan. Amen po ba? Amen po ba? Tinatanong ka, uy, nung ekang unang araw mo eh, para ekang mamamatay ka na eh. Isang bulatin nila di pumipirma, ba't eka ngayong kapusyaw mo sa ka man nagpupunta? Doon! Saan nga? Doon! Saan nga? Doon, may mamahalin ako pinupuntahan doon. Espesyalista. Paano mong masasabing totoo ka? Di mo maipakilala pinupuntahan mo. Dapat kapag tayo nakikipagtotoo, may nagtanong sa'yo, kapatid, ba't nun yung mukha mo kang mukhang panat na kikiyam? Eh, ba't ngayon eh nabanat? Siyempre, pumupunta ako sa dambana ng Divine Mercy. Dapat ganun po. Kapatid, eh ba't noon eh ka, bulinaw ka? Eh ba't ngayon malinaw na yung mata mo? Siyempre, pinapatakan ako ng aksibal doon sa Divine Mercy. Hindi po yung, kapatid, ba't gumaling ka? Eh mamahalin yung pinuntahan ko, pinagamot ako ng mga anak mo. Eh dito yon. Mga kapatid, isang pamamaraan ng pakikipagtotoo. Sabi nga po, hindi po namin sinasaklaw ang buong sandaigdigan. Subalit ito po ang katotohanan. Kung tao'y nakikipagtotoo lamang, sasabihin nila, oo, nananalig ako sa Diyos, pero kay Apo Konching di ako naniniwala. Bakit? Eh may dambana bang ganito kung walang kinamit na Apo Konching? Eh oo, kay Apo Konching ako naniniwala, pero sa mga alagad hindi. Bakit? Sabi ng Panginoon sa mga apostol niya, sinusugo ko kayo, sino mang manalig sa inyo'y pinanaligan ako, sino mang nagtiwala sa inyo'y pinagtiwalaan ako, at ang dito manggap sa inyo, tagpag nyo ang panyapak nyo, ako nang gaganti sa kanilang pagkatao. Amen po ba? Kaya mga kapatid, di po kami natatakot. Sa totoo lang po, tanggapin nyo po't hindi sinasabi namin, matira matibay, ang natirang matibay, may gantimpalang mainam. Amen po ba? Sapagkat kanina pong umaga, dinaratan sa akin ng Espiritu ang mensahe niyang binalik sa akin. Anak, sa bilangguan, kapag may presong naturingan, do'y nakakulong natuwiran. Kapag may gwardyang nakatayo sa harapan, tahimik yan. Ano mang ipag-utos, susundin yan. Subalit kapag umalis ang gwardya, doon gagawin kung anong gusto niya, di niya alam may camera. May CCTV. Dito rin po ganun. Kapag si Apo Konching umalis, meron siyang nakakakitang mata. Hindi mata ni Apo Konching, yung espiritong iniwan niya. Kaya po, huwag kayong magtaka. Pag wala si Apo Konching, eh ba't wala si Apo Konching? Eh ba't kanina masikip yung dibdib ko? Ba't ngayon gumaling ako? Eh nakipagtotoo ka. Eh huwag din po kayong magtaka. Wala kasi eka si Apo Konching, kanina eka masakit ulo ko, ngayon pati pa ako. Eh hindi ka totoo. Amen po ba? Kaya po ang inaaral po ng dakong ito, sa dakong ito, di po kami nagmamagaling. Di po namin pinapakilala yung mga sarili namin. Subalit, ito pong katotohanan, kung kami lang po hindi kami magsasalita. Kung kami lang po hindi kami magmamagaling. Kung kami lang po hindi namin po kayo bebless. Eh paano po kung pinabendisyon na namin kayo? Sabihin mo sa katabi mo, bumalik na tayo, hindi totoo yung sinabi. Ba't po kami magmamagaling kung kami lang? Mga kapatid, mahirap pong magdunong-dunungan. Mahirap pong magmagamagalingan. Kaya lang namin tinutupad ito at ginagampanan, atas lang. Atas lang. At itong aming pinangahawakan, ang nag-atas sa amin bilang mga hinirang ay di katauhan, kundi Diyos na buhay. Kaya't kung tatalima kami ng buong katapatan, di niya po kami pababayaan. Amen po ba? Kaya po, kung mananalig po kayo sa lugar na ito, sa dakong ito, pagmasdan niyo po ang rebulto, walang kurap ni walang galaw kahit ano, nakamasid sa bawat tao. Kung tapat ang puso mo, may ginagawa na siya sa iyo. Amen po ba? Amen po ba? Kaya sa inyo pong lahat, nawa mga minamahal na kapatid, masaya po ba kayo? Totoo na po ba kayo? Dedi na kayo uwi, may misa. No po, pwede po bang magsitayo ang lahat? 2 minuto lang po ito, magsitayo po ang lahat. Sige na po, daldal ako ng daldal dito, antok na antok na maiba sa inyo. Kaya po, magsitayo po ang lahat. Tatay Alan, sundan niyo na lang po ako. No po, ang di po sumunod. Ewan ko. Okay po, napakadali lang pong kata. Very familiar song.
Kapag sinabi ko pong dahan-dahan, dahan-dahan din po ang sagot nyo. Panginoon, kahit po ganito lang gagawin namin, liripin nyo po ang puso namin at ang nagtaglay ng buong katotohanan, pagalakin mo pong lubusan. Amen! Anak ba kayo ng Ama? Masaya ba kayo? Kaya kung anak kayo ng Ama, susundin nyo po ako. Kung anak ka ng Ama, tumawa ka. Hey, karami nyo ho, hindi lang ganun dapat kalakas. Karami po natin. Ready and... Kung anak ka ng Ama, tumawa ka. Kung anak ka ng Ama, pumalakpak ka. Kung anak ka ng Ama, buhay mo ay sisigla. Kung anak ka ng Ama, lumundag ka. Kung anak ka ng Ama, pumalakpak ka. Kung anak ka ng Ama, pumadya ka. Kung anak ka ng Ama, buhay mo ay sisigla. Kung anak ka ng Ama, pumalakpak ka. Kung anak ka ng Ama, pumalakpak ka. Pumalakpak ka. Lumundag ka. Tumalon ka. Pumalakpak ka. Umupo ka na. Masaya na po ba kayo? Kaya po sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid, ang Espiritu Santo buhay sa dakong ito. Kung pagtitiwalaan ng bawat isang tao, kikilos at gagalaw sa iyo. Taong anak ng Ama, maniwala't magtiwala ka. Damba ng tipanan niya, binigay sa bawat isa. Sino mang anak niya, magtitiwala sa kanya. Wala man ang katauhan ni Constancia bilang Apo Konching na tinatawag sa Twina, ang anak ng Amang totoo tapat sa kanya, uuwi ng may grasya. Magandang umaga po at maraming salamat. Salamat po, kapatid. Buhay po ba ang Diyos? Atin pong papurihan ng Ama, atin pong siyang pasalamatan. Sa kabila po na wala man ang kanyang kinalugdan, subalit nawa po tayo ay may nakamtan, natanggap sa mga taong sa atin ay nagpahayag. Buhay po ba ang Diyos? Ang muli po nating panalangin ay pamumunuan po ng ating kapatid na si Dory. Inaanyayahan po ang lahat na magsiluhod. Aleluya, aleluya, aleluya. Sa pangalan ng katastasan, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasama po kami sa kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Aba, Santa Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, pinagpala naman ay iyong anak na si Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasama po kami sa kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Aba, Santa Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasama po kami sa kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Aba, Santa Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo.
Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Luwalhati sa Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Tayo pong lahat, simpikado kong sa bida, simpikado kong sa bida, simpikado kong sa bida. Pumanaw kay Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa, at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, kami po ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. O Jesus, Hari ng Awa, O Diyos amang dakila at makapangyarihan, ang papuri at pasasalamat namin sa iyo ay aming inaalay. Sa araw at oras na ito, na kami muling tinipon mo sa banal na dambana mo, upang muling busugin na mga haing mainam mo, sa pamamagitan ng mga banal na aral mo, sa katauhan ng mga anak na ginamit mo, ibinaba ang karunungan mo, tumayo sa harapang ito, upang isiwalat sa mga anak na ngayon na iinakay mo sa oras na ito. Ama, salamat sa lahat ng biyaya at pagpapala mo, biyaya ng buhay, biyaya ng kalakasan, biyaya ng kalusugan. Salamat, Ama ko, sa patuloy at patuloy pag-apuha, pag-akay mo sa mga anak na minamahal mo. Salamat, Ama ko, sa banal na gawain ito na tunay na binalangkas mo para sa aming mga anak mo. Sa pamamagitan ng dakong ito, nadama namin at nakilala ka naming totoo. Walang hanggang papuri at pasasalamat sa iyo, dakilang Ama ko. Sa taong kinalugdan mo, na pinanahanan ng iyong banal na espiritu bilang mahal na apo kunching ito, na naging daluyan ng mga banal na aral mo. Mga banal na aral mo na nagiging gabay namin sa araw-araw na aming pamumuhay, na nagbibigay tanglaw, nagbibigay kalakasan, na nagbibigay katatagan. Walang hanggang papuri at pasasalamat sa iyo, dakilang Ama ko, para sa lahat ng ito. Ama, sa mga oras na ito, naririto kaming mga anak mo na tumugon sa atas at panawagan mo. Sa oras na ito, hindi man lumuwal sa mga labi ng bawat isa, Ama ko, batid kong kami nasisilayan mo, batid kong kami naririnig mo. May iba't ibang dalahin pasanin ang mga anak mo na ngayon ay naririto. May iba't ibang pinananambitan sa iyo, gayon din ang mga anak na inakay mo sa pamamagitan ng kanilang karamdaman sa bilang katawan. Ama, batid ko na ang bawat anak mo ay nadadama mo ito. Walang man ang taong kinalugdan mo, subalit ang iyong banal na espiritu kailan may dinawalay sa dakong ito. Di man nasisilayan ng mga mata ito, subalit kumikilos kang walang kamalayan, o Ama ko. Naririto kaming mga anak mo na inakay sa oras na ito. Madama naming buhay kang totoo. Ang sino mong may karamdaman na tumungo sa oras na ito, naway kamti ng kaginawahan at kagalingan, hindi lamang ng lupang katawan, higit ng kanilang mga kaluluwa. Ama, mga anak na inakay mo sa mga oras na ito, nawa magkaroon ng kapayapaan, kapanatagan ng kanilang isip at kalooban. At ang sino mang naging totoo sa iyo, umuwing may galak sa kanilang puso at isipan. Ama, di ka man nasisilayan, subalit patuloy at patuloy na ikaw ay nag-aalay. Ikaw ay nagbibigay. Narito ang mga anak mo na tumugon sa atas at panawagan mo. Naway kamti nila ang marapat, Ama ko. Madama nilang buhay kang totoo na sa dakong ito ay nananahang ang iyong banal na espiritu.
Wala man ang iyong taong kinalugdan. Subalit batid namin, Ama ko, sa mga oras na kami ay naririto, kaniig ka naming totoo bilang Espiritong Banalito. Ama, ano man ang panambitan, ipinaniniklohod ng mga anak mo na ngayon ay naririto. Dinggin mo, o Ama ko, at batid kong ito'y ibibigay mo kung isa'y kabubuti at karapat-dapat na ialay mo ito. Ang lahat ng parangal, papurit, pasasalamat at aming panambitan sa iyo ay aming inaalay. At sa paglisa namin sa dakong ito, umuwing may galak ang bawat puso ng mga anak mo na ngayon ay narito. Basbasan mo ang kanilang daraanan. Ilayo sa anumang kapahamakan, makarating sa kanilang tahanan ng maluwalhati at may kapayapaan. Ang lahat ng ito sa iyo ay nilalakak namin o dakilang Ama ko. Sa pangalan na imbuktong nanak Hesukristong aming Panginoon, sa liwanag at kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, sa pagkandili ng mahal na Inang Birheng Santa Maria, at sa pangalan ng aming mahal na Apo Concheng. Amen. Sa pangalan ng katastasan Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Amen.